Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang inami ni Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So hindi nga po natin maitatanggi na ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao ay ang isa sa pinakamatagumpay na boksingero sa buong kasaysayan ng boxing. Subalit inamin nga po nito na may ginawa siyang pandaraya sa nakaraan na siyang dahilan kung bakit naging isang ganap na professional boxer siya. Ayon kay Pacman ay noong 16 years old pa lang daw siya, ay nagsinungaling siya sa mga opisyal ng Games and Amusement Board. 18 years old daw kasi ang legal na edad kung gusto mong maging professional boxer sa Pilipinas. Subalit dahil 16 years old pa lang siya, kaya naman napilitan siyang magsinungaling sa GAB. Paliwanag ni Pacquiao na sinabi niya daw sa GAB na 18 years old na siya. Pero nung hinian daw siya ng birth certificate upang patunayan na 18 anyos na siya, ay nagpalusot daw siya na nasa Mindanao pa yung birth certificate niya. Nangako umano siya sa GAB na ipapadala niya na lang daw yung birth certificate niya sa oras na makakating na ito sa Maynila. At dahil dyan ay nakumbinsi naman umano ang GAB at pinayagan na siyang lumaban. Giit pa ni Pacquiao na 2 taon na ang makalipas nang nalaman ng GAB na underage pala siyang lumalaban. Subalit sa oras daw na ito ay 18 years old na siya. Kaya naman wala na umanong magawa pa ang GAB dahil nasa legal na edad na siya. Pero bagamat nga po dinaya ni Pacquiao ang edad niya na ito, ay hindi niya naman ito daya para magkaroon siya ng advantage sa mga laban. Sa katunayan nga ay malaking disadvantage ito para sa kanya dahil mga mama na ang kanyang kalaban habang siya naman ay isang teenager lamang. Hindi naman ito katulad sa mga overage sa ligang labas sa basketball na dinadaya ang kanilang mga edad upang magdomina sa mga midget division. Sa kabilang banda naman mga idol ay isang buwan na nga po ang nakakalipas magmula ng malasap ng former super bantamweight king Stephen Fulton ang kanyang kauna-unahang talo sa kamay ng 4 division world champion Japanese monster na Oya Inoue. At tila nakarecover na nga po itong si Fulton. Bumanat na po kasi si Fulton na hindi na daw siya makapag-antay na makabawi at talunin si Inoue. Nangako si Fulton na babalik daw siya ng mas malakas, mas magaling at mas matalino. Kaya naman bagamat natalo siya kay Inoue, ay mataas po ang kumpiyansa nito ngayon na pag nagtuos sila sa ikalawang pagkakataon, ay may kalalagyan na sa kanya ang binansagang halimaw ng Japan at maipapatikim niya na dito ang kauna-unahang talo nito. Subalit ang problema nga po dito mga idol ay malabo po talagang magkaroon ng pagkakataon si Fulton na makalaban ulit si Inoue. Ito ay sa dahilan na madami nang nakapila kay Inoue na mga bigating laban. At higit sa lahat ay hindi po talaga naging dikit ang kanilang unang laban. Kaya naman wala talaga siyang karapatan na mag-demand ng rematch. Lalo pat pinagmukha talaga siyang amateur ni Inoue. Ang mali kasi sa kanya ay binigyan na siya ng pagkakataon na makatapat ang Japanese monster. Subalit hindi niya ito sinulit. At bagkus lumaban talaga ito na parabang takot na takot sa bagsik ng kamao ni Inoue. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon ng aros na tinuon. Kamaong nagbabaga, ang sayo ay babaon. Mga Pinoy na ating pambato.